Magandang araw po, mga kabilisong. Mamay Ramon here. Meron po tayong request galing kay Chong TV. Kasamahan po natin sa Bilisong Batangas Group sa YouTube channel natin. Siya po ay nagre-request, baka doon po pwedeng gawa ng video yung quick draws na base po ito dun sa isa nating ipinakita na video. Nagre-request po siya kung paano daw po matututunan at gusto daw po niyang aralin. So, pagbigyan po natin. As a general ano lang po, reminder, ang paglalaro po ng balisong ay delikado at maaari po kayong masugatan. So balisong flipping, ang dahil hindi naman po natin masasabing huwag, iba yung ingat na lamang po para hindi po tayo masugatan sa ating kamay kung anong parte ng ating katawan. Ngayon, before po natin simulan, ipaliwanag lang po natin yung mga parte na mahalaga sa flipping. Meron po kasi tayong dalawang part ng handle, ano po. Isa yung walang nakalagay na latch, isa yung may nakalagay. Yung pong walang nakalagay na latch, ang tawag po dyan ay safe handle. Meaning, dyan po kayo hahawak para kung hindi po double edge ang inyong talim, kahit tumama po ito, hindi po kayo masusugatan. Kaya tinatawag po nila na safe handle. Yung kabilang side naman po nito, yung tinatawag na bite handle. Dahil nandiyan dyan po yung talim, wag lang hindi malagay ang kamay niyo dyan. Sigurado kakagating kayo niyan or matataga po kayo, kaya tinatawag na bite handle. So make sure as you try to learn this quick draws, nasa safe handle po lagi kayo nakahawak. Okay? Maisingit ko lang po, napakalaki po ng respeto ko sa mga kapatid natin na nagpo-post ng kanilang mga balisong flipping, yung pang-competitive level na po. Saludo po ako sa inyo lahat. Eh rin pong papakita ng mamay nari ay quick draws lamang. Eh hindi po ako pwede dun sa level nung katulad ng mga kapatid natin nagpo-post ng ano, pang magalingan po yun. Ako po ay pang mabilisang pan-deploy lamang kung kinakailangan at hanggang dun lamang po ang alam ko para po klaro. Pero taos-puso po ang pasasalamat ko sa mga kapatid na natin na nagpo-post ng kanilang mga balisong flipping videos. Pugay po sa inyo mga kapatid. Para po din sa mga balisong natin na pang flip or pang gamit na, ito po yung importance sa hanggat maaari. Ano po, wala po dapat kagat ang mga pins nyo dito. Wala pong kagat. Paano nyo po matetest yun? Pag binagsak nyo po yan at freely na nagsusway na po yan, magandang pang flip na po yan. Ano po, wala na pong pumipigil dito kasi kada ikot po yan at may mga kagat po yan dito sa pin, makikita nyo minsan sa pag-deploy nyo, nabibitin, tumitigil sa stage na ganito, or kailangan yung lagyan ng pwersa para bumukas pa. So, ang mga ideal pong balisong na pang-flipping ay yung maluluwag na po sa pins, pero hindi naman po sobrang luwag na gulay na ika nga. Ano po? Pag lumuwag po ang mga pins yung ganyan, ginagamit nyo for flipping, huwag po kayong matatakot sa usual na naririnig yung tunog pag inalog nyo po. Yan, yung parang ganyan po, yung tunog na yan. Dahil maluwag po siya dito, natural na nagkakameron po ng galaw or play, yung tinatawag natin na talim natin sa loob. Ano po? Natural lamang po yung naririnig sa mga balisong na ginagamit natin for flipping. Naisingit ko lang po. Ang isa pa pong reminder ko dyan, ang paghawak po ng balisong when you start flipping na, hindi naman po full grip yan eh. Ako po ang style ko lagi dyan, iniipit ko na lang po halos yan ng thumb natin na to. At naiipit po yan either ng middle finger natin or ng index finger. Depende kung paano po kayo humawak. Pero ako po typical, ganyan po ang hawak ko eh. Ito lang yung iniipit ko dito para mabilis mag-manipulate. Ano po? Yung una pong quick draw, yung unang pinakita natin sa video, ito po yung ganito eh. So sa normal speed, ganyan po kabilis talaga. Mabilis i-deploy yung balisong nyo. So paano po yung ginagawa? Technically, pag hawak nyo po ito, hawak nyo po lagi sa safe handle, pag ibinagsak nyo ito by natural force of gravity, babagsak at babagsak po yan eh. So yung blade na to, itutulak to ng konti at kung malakas nga lang ang pagkakabagsak nyo, halos aabot na yan dapat dito. So ang basic procedure po niyan, parang 1, tapos bibitawan niyo lang po to, tapos igagaran niyo siya. Pag nasanay na po kayo, magkakameron na po kayo ng flow na tinatawag na ganito. So pag ganyan po niya,
iikot lamang yan dito, bago pa man lumapat ito dito, inaalis nyo na po yung thumb nyo. So, ibababa nyo ulito, i-release nyo, iikot to, bago pa dumating sa kamay nyo, dahil nandito pa yung thumb nyo, bago pa dumating yan, i-release nyo na yan. I-release nyo yung kamay nyo dito. So, baba, ikot, baba, ikot. So, slow mo po natin. So, yan. Ganyan lang po yun. After ng slow, makikita nyo na iniikot lang natin to, tinataas. Iniikot, itinataas. So, mapakabilis. Dahil kahit nakasara, sabi nyo, paano nakasara? Pag nakasara mamaya na ganyan, eh rin naman ho, huwag nyo lang hindi maisabit sa kahit anong parte na inyong pantalon ay bukas. Kaya pag bukas, eh di hawak nyo na kagad yung ano nyo. Yan. Yan po yung unang quick draw. Yung pangalan naman po ay yung naka-reverse. Inandito dito. Sabi nga natin, pag nag-open tayo, nakita niyo siguro sa isang video, bitawan nyo lang yan. Iikot na po yan eh. Ganon din yan, iikot. Bago pa man dumating dito yung handle, iniiwas nyo na yung kamay nyo. And then, iikot nyo lang uli pa kabila. I-release nyo lamang to. So, by natural force of gravity, gaganto uli siya. At gaganto nang iginaganto nyo yung kamay nyo. Yung thumb nyo, I mean. Para pagbagsak niya, hindi maiipit. So, iikot nyo uli pababa. Babagsak uli yan dito. Iikot uli yan dito. Release yung thumb. Ganyan. So sa quick releases, mabilis na ganito na lang po siya. Kasi yung pagtulak nyo pa lang ng konting ganun, dire-diretso na po yan eh. So sabi nga natin, sa'yo nakaharap ang blade. Eh syempre, kayo na po ang bahala mag-manipulate niya. Madami naman pong paraan para mag-manipulate. Ang mahalaga, na-deploy nyo po yung talim nyo at ready na po kayo sa kung anumang sitwasyon at kung kinakailangan. So release lang po yan. Release lang. Iingatan nyo lang po sa pagre-release nyo, baka po dito pumunta sa kamay nyo ha. Madami po nakikitang ganong cases, dito na punta yung blade, o siguraduhin nyo pong tuwid, pag hinilan yung ganon, alis ang kamay. Yan. Sa inyo pong paglalaro ng inyong balisong at kayo po ay nasusugatan, eh ika nga po ng aking mamay, ay hindi mo pa kasi napapaamo ang iyong balisong. So, kulang ka sa atensyon, kulang ka sa oras, kulang ka sa linis, at higit sa lahat, makakulang ka sa dasal o panalangin sa iyong gamit. So, hanggat kinakagat pa po kayo niyan, ang ibig sabihin niyan, hindi niyo pa po napapaamo ang inyong gamit. Dapat paamuin niyo pa po para hindi na po kayo niya kakagatin. Para po sa newbies, isama na rin natin yung basic opening, yung mga bago pa po nag-aaral ng balisong. Yung 1, 2, and 3. 1, 2, and 3. Na po. 1, 2, and 3. Thank you.
So, para sinabi lang po natin, ang 1 yan, babagsak lang yung blade dito. Ang 2, ito twist nyo to papunta dito. So, walang danger, basta't hindi double blade, ang double edge ang hawak nyo, hindi kayo tatamaan dito. Kahit tumama sa daliri nyo yan, saka nyo siya igaganito. So, ibabagsak nyo siya, no problem, dahil walang blade, iiikot nyo pa kanan, or pakaliwa, kung kaliwete man kayo, sasara nyo lang. Bagsak, ikot, hila. Bagsak, ikot, hila. Bagsak, ikot, hila. Bagsak, ikot, hila. So, yun po yung nakaka-trance eh. Yung tunog ng sinasabi namin na lagitik at lagutok sa Batangas po kasi common term yan eh. Pag ang huling tunog nyo po narinig ay buo, tok, lagutok. Pag ang huling nyo narinig ay matining, tik, lagitik. So, yung kada ganyan po ng talim, yun po ang nakakaalis ng pagod pag kayo dandahan naglalaro nito. So, yun lang po ang short video natin. Sana may napulot po kayo kahit pa paano. Maraming salamat po.